What's up guys, magandang araw sa inyong lahat. So ano ngayon, election day ngayon, no? May 9. So ito yung araw na buboto tayo para sa manok natin, no? Kung sino natin gustong manalo bilang opisyal ng buong Pilipinas, pati ng local, no? So dito ngayon sa isa sa mga presinto sa Antipolo na kung saan ay pwede kang bumoto. Dito nakarehistro, no? Hindi ko na sabihin kung anong lugar to, pero ano, mula pa nung nagrehistro ko 2004, lahat na ng mga tuwing election day dito na ako bumoboto. Chine ko pa rin sigurado sa apps ng ano, kung saan may kita mo kung saan naaresto. No? So, papasok tayo sa loob mamaya. Pero ano, advice lang sa mga hindi pa nakarehistro, magparehistro na kayo kasi kahit isang boto lang yan, napaka-importante yan. No? Malaking tulong yan yung boto ninyo ng bawat isa sa atin para nasa magiging future ng Pilipinas, no? So ayun, excited na ako kasi ano eh itong election na ngayon 2022, malaking ano, isa sa pinaka ano, malaking election kasi ano, mainit yung naging laban ng mga politicians, lalo yung kay BBM at kay Lenny, no? So hindi ko na sabihin kung sino man ako. Siyempre, privacy na yun. Tsaka baka magalit yung mga client ko, mga PT ko na hindi sangayon sa iboboto ko. So, kaya sa akin na lang yun. No? Ayun, malaki to kasi maraming mag-aabang, maraming babantay kung sino mananalo. So, sana maging maayos yung eleksyon, maging maayos yung botohan ngayon at walang mangyaring dayaan or any gulo na pwede mangyari, pero sana huwag naman. Maging peaceful sana yung eleksyon ngayon. No? Para safe. At saka manali yung karapat-dapat na manalo. Yun lang. So, papasok lang sa loob. Balikan ko kayo. So, medyo yung konti na yung bumoboto, no? Kasi tanghali na to eh. So, inantay ko muna after sa gym, saka ako pumunta kasi para hindi rin hassle. Kasi mahirap may pagsabayan sa mga tao pag marami. Siyempre, pag gantong oras, konti na lang. No? Para mas mabilis. Hindi na siya kumain ng maraming time. So, ito. Maraming tao sa labas na nagbabantay. So, punong-puno rin ang mga so, kada boboto ko lagi dito, ano, ganito lang ang tao. Kasi tanghali na nga, ano, after lunch na. Sigurado kaninang umaga maraming tao dito. So, ito na yung school. So, hindi mo alam yung present mo, dito may tatanong. No, sa table na to. Kasi baka sa ibang presinto ko nakaristro, so, din double check nila. So ako, alam ko na yung prison ko, hanapin ko na lang yung room kung saan kwarto tayo. So guys, nagtanong tayo sa kanila kung saan yung room natin, sa 242 daw, no? So, wala second floor siguro, no? Check natin. So mahaba yung pila, no? Para sa isang room. Hanapin ko muna yung room. Ito, 241. Ito yun. So yung 242 sa taas, nakita ko. And then yung 243, oh. So tabi nung 242. So ito yung 242. Anong percent ko ma'am? 242. 242? Hmm, yan. So, dito ako buboto, guys. Ayan. So, bawal. Ano presinto ang bayad niyo po? 29. So, guys, nalista ko na yung present number, yung name, at saka yung number ko sa listahan. So, papasok na ako doon para bumoto. So, akala ko dito buboto. Pila pa lang pala to. Meron pa ako nakilala dito. Ito. Gandhi. Ayos yan. Pina-vlog ko eh. So, classmate kami sa ano, presinto. Sa taas pa pala, taas yung boto. Pila lang to, ano?
Opo. So yung voting room sa taas pa. So hindi ko alam kung gaano katagal, gaano kabilis yung boto na nangyayari, no? Update ko na lang kayo mamaya pagka malapit na, pero yun, nagpatawag na. Nayakit na. So per batch yung tinatawag nila. Ayan. So, alam ko bawal na yung cellphone sa voting room eh. Siyempre, rules yun eh. So dito na lang tayo. Lapit na tayo umakit sa taas, no? Tayo na yung huli sa pila. So na lang, pangalawa tayo. So tayo na yung susunod na batch na papakit sa taas para makaboto na. No? So mabilis lang. Siguro 10 minutes pa lang ako rito. Antay na lang tayo. After siguro bumoto yung mga nauna sa nung pinawag na unang batch, tayo na. Tapos, yun. So, walang kakasil-hasil, no? Guys, tinawag na guys. Taas, yung batch na natin. Akit na tayo sa taas. So, si Madam, si Lola, karating niya lang, pero siyempre, dahil senior, kailangan yung priority na. So, siyempre, respeto natin sa mga elder na huwag na sila dapat pumila kasi siyempre, bigyan na natin yung privilege na pag senior at saka special population, dapat mauna. No? Kaya ito. So dito tayo sa room. Kung tayo ba dito. So, pila ulit, bago pumasok. Ipasok natin sa room. Hindi na ako mag-video kasi bawal na yung cellphone sa loob ng voting room. So, update ko na lang ulit yung after ko bumoto. A few moments later. So guys, tapos na tayong bumoto. So kahit isang count lang yon, alam ko bahala gayon para sa magiging resulta ng boto ngayong taon. So kaya sa mga hindi pa nakarehistro dyan, magparehistro kayo kasi ano, mahalaga ang boto ninyo. So tsaka masarap bumoto. Yun. So double check natin yung ano, yung hindi ko alam tawag din, parang yung ano, after pinasok yung voting paper, may lumabas na parang resibo na malalaman kung tama yung binoto mo dun sa ano, sa resibo, no? Pina-double check kung tama, kung sila nga yung mga binoto ko, okay naman, double check natin yung mga pangalan, kaya ayos, tsaka mabilis lang, no? So ngayon, uwi na tayo kasi nagawa na natin yung part natin sa government. So sana manalo yung binoto natin. Kung hindi man, sana maging maayos ang pamamalakad ng susunod na uupo at saka mamumuno sa ating bayan at sa ating bansa. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa pananood. Sana ma-motivate yung iba na hindi pa nakaristro na magparistro para next election bumoto kayo. So wish lang natin yung araw na to, after election, walang mangyaring gulo at manalo yung karapat-dapat na manalo. So yun lang, good luck po sa lahat. God bless the Philippines. You know. Thank you.